anong gawin natin, kahit namin ako maraming tubig, iniiwasan nyo yung mga pagkain pwede kang magkaroon ng bato, meron pa rin at least 50% yung makakaroon pa ng bato in sa loob na 5 taon. Parang gusto kong malaman yun, eh, mga batong, ano, eh, mga pagkain na nakaka... Ako din eh. Oo, diba? Yung syempre, diet. Para alam natin yung iwasan natin. Ano po ba yung mga diet na kailangan naming gawin o sundin kapag especially doon sa mga stone formers, no, na tao, ano yung mga kailangan nilang iwasan saka yung pwede nilang kainin, no, para at least ma-prevent nila yung pagkakaroon po ng stones, doc? If you kung titingnan mo yung internet, marami silang sasabihin sa iyo, no, magkakagulo na lang yung isip mo kung anong kakainin mo at hindi mo kakainin. Pero dalawa lang actually yung sinasabi ko sa aking mga pasyente na tatandaan nila. Una, kailangan uminom po ng maraming tubig. No? Especially kung stone former ka na, at least mga 10 to 12 glasses a day. No? So, pangalawa po, kailangan po iwasan yung maalat. Kasi yung mga maalat na pagkain, yan po yung nag-a-attract para mag-crystallize yung stone, para mag-develop ka ng stone. No? So, marami pong pagkain na pwedeng makaiwas ka ng stone. Isa na po yan yung sambong. No? Yung sambong, madali naman yan makita sa inyong... sa bakuran, yes, pwede pong, pwede yan, pwede pakuluan yan, pwede pakuluan, pwede ilaga, pwede inumin, no? May mga tea na din, no, Doc? Sambong tea, yes, oo. Sambong tea, no? So, marami po, yung iba ang ginagawa nila, yung buhok ng mais, at saka yung mga bandang lalaki, no? Napakarami sasabihin sa inyo. Pero, ano po yung lalaki, Doc? Sambong lalaki. Sumandang lalaki. If you go to the province, yun po yung iniinom nila pagka nagka-UTI sila. No? Ano ba pinakaiba ng pandalalaki sa isang pandan, sa pandana normal? Yung pandalalaki po meron yung ano, may thorn, may tusok-tusok lalaki. Oh. Malamang meron yan dito sa amin. Maghahanap ako mamaya. Narinig mo ba yan, Dr. Joseph? Dr. Joseph, narinig mo na ba yan, pandang lalaki? Ngayon lang. Sa namin sa Pampanga, maraming ganun. No? So, itatanong din sa iyo kung tutulong o pwede bang uminom sila ng pandalalaki. Hindi ko po sila pinagbabawal na uminom noon. Kung pala kayo nilang yun ang makakulong. Kahit ho ba babae, pwede ho ba uminom noon? Sambong lalaki, no? Walang ganun. Pwede ho ba nyo sa for women? Pwede naman. Kaya lang, walang pandang bakla eh. Kaya pandang lalaki lang sa pandang babae. Limang bakla meron. Akala ko sambong pandarendo. Oo, at least ano yan, di ba, Bongga? Modern inclusivity yan, di ba? Ano nagagawa nun sa kidney natin, Doc? Yung mga minensyon ninyo? Yung sambong kasi, ano yan, napag-aralan na kasi meron ng scientific basis. No? Kaya minsan ni-prescribe na namin ni Dr. Joseph yan kasi... Meron siyang anti-lithogenic. Ibig sabihin, it inhibits the formation of crystals. So, it inhibits the aggregation of crystals. Pangalawa, diuretic yun. Diuretic, ibig sabihin, nag-induce. No? So, madaling lumabas yung bato at saka piniprevent niya yung crystallization. Paganda. No? So, yung buho ba nakakatulong din? Yung buho kasi, ano yun eh, diuretic yun eh. No? So, diuretic, parang, okay. Parang kape, parang tsaa. Kapag upinom ka ng isang kape ng kape, parang gusto mo ng umiit, ihika. Pero yung iba, pinagbawal nila yung pag-inom ng kape kasi yun nga, merong oxalates yun. No? Yung oxalates kasi, component ng calcium oxalate yun eh, di ba? Yung isa sa pinag-iwang composition ng stone, kaya yung mga madalas uminom ng kape, merong silang risk na mag-develop din ng stone. Kandidato na. Curious lang ako, Doc Dodge. Sorry. Pardon the ignorance. Meron po bang edad na pinipili na ito na, when you reach 13, prone ka na sa pag-develop ng urinary stones? May ganun po ba? Or pwedeng, or talagang mas bata, matanda, o wala talagang pinipiling edad ito? Ang galing ng tanong mo. Naku.
Naghang si Doc Dodge. Mukhang nangungulekta na siya ng bato ngayon si Doc Dodge. Diba? Maaga pala sana nangungulekta. Sana Swarovski yung makukuha. Ayan, ayan. Yan Swarovski. Ang bato na ayoko matanggap. Diba? Diba? Doc, yeah. Are you there? Kaya lang wala pang audio si Doc. Oo. Hindi pa natin marinig yung sagot niya. Ganda pa naman ang tanong ni Erica. Siyempre, di ba? Biglang pumasok sa edad ko yun na kapag ba yun siya. Ayan na, ayan na. Ayan. Sorry. Sorry. No problem. Meron tayong tinatawag na lithogenic AIDS, no? So itong AIDS na ito, itong pakaraniwang nakikita yung mga bato, no? So ito from AIDS 30 to 50, no? 30 hanggang 50 taon. No? So yan po yung pangkaraniwang nakikita na kapag sumakit yung likod mo, pagkatapos nakadugo yung ihi mo, you are on the same bracket more often than not, baka bato yan. No, kasi dito yung ano yung working age, kasi working age yun eh, no? So yan ang mga ano, under stress, nang kakalimutan na uminom ng maraming tubig, o kaya na-expose sila sa mainit, no? So depende rin sa lugar na kung saan ka nakatira, no? Kapag masyado ka o nakatira ka doon sa mga mainit na lugar, especially sa summer months, no? Pag summer months, mas maraming pasyente si Dr. Joseph diyan, kasi maraming pasyente nakakaroon ng stone. Sir, talaga. Masyado marami nakakaroon ng stones every March, April, May, June, no? Pagdating ng July, August, kokonti na lang 'yan kasi mga the mas mainit 'yung sa panahon na 'yon. Oh.